Ikaw ba ay nangangailangan ng himala, biyaya ng paghilom o pagpapagaling mula sa iyong matinding karamdaman o di kaya gustong makapasa sa iyong board or bar exams? Halina dito sa St. Pio Pietrelcina Chapel, Bagumbayan, Libis, Quezon City. Payo ni Padre Pio, manalangin, umasa sa biyaya ng Diyos at huwag mag-alala. Sino nga ba si Padre Pio at bakit masidhi ang pananalig lalo na ng mga may sakit o nawawala ng pag-asa na kaya silang pagalingin ng Diyos sa pamimintakasi ng dakilang santo? Ako po si Father Angelo Paolo Asprer ng Society of St. Paul para sa Gabay sa Buhay. Si Padre Pio ay hindi lamang isang mapaghimala, kundi modernong santo dahil may mga tao pang buhay hanggang ngayon na nakita siya ng personal o sa telebisyon o pahaygan nung buhay pa siya. Ipinanganak si Padre Pio sa Nayon ng Pietrelcina sa Archdiocese ng Benevento sa Italy noong May 25, 1887. Mga simpleng magsasaka ang kanyang mga magulang na sina Gracio Forgione at Maria Giuseppa Denuncio. Binigyan siya ng pangalang Francesco nung binyagan bilang parangal kay San Francisco ng Assisi. Maagang natutong tumulong sa gawaing bukid si Francesco, subalit mas napansin ng kanyang mga magulang ang pagiging madasalin at puno ng pananampalataya. Bata pa lamang siya ay naisipan na niyang mag-iisang pari. Pumasok si Francesco sa Novitiate Seminary ng mga Franciscan Capuchins. Tinanggap niya ang abito ng relihiyosong order na ito at inordinahan bilang pari noong 1910. Ang naging bagong pangalan niya sa loob ng grupong ito ay Pio, kaya tinawag siyang Padre Pio. Ipinadala si Padre Pio sa gera noong unang digmaang pandaigdig, subalit pinauwi rin dahil sa mahinang kalusugan. Mula noon, tumira siya sa kumbento sa San Giovanni Rotondo kung saan naganap ang mga pinakamahalagang pangyayari sa buhay niya. Doon niya isinabuhay ang kanyang bukasyon sa pamamagitan ng paggabay sa mga mananampalataya, pagpapakumpisal at pagmimisa. Ang pagdaraos ng banal na Eukaristiya ang pinakamataas sa mga gawaing apostoliko ni Padre Pio. Pagkatapos magmisa ni Padre Pio noong September 20, 1918, lumuhod siya sa harapan ng imahen ng nakapakong Hesukristo. Nakakita siya ng pangitain na dinalaw siya ng Panginoon. Sumisnag sa kanya ang tila palasong liwanag at namarkahan siya ng limang sugat ng Panginoon sa kanyang mga kamay, paa at tagiliran, at tinatawag itong stigmata. Sinasabing si Padre Pio ang kauna-unahang pari na nagkaroon ng ganitong karanasan. Si San Francisco ng Assisi na isang diakono at hindi pari, ang unang santo naman na nakaranas ng ganitong himala sa kanyang buhay. Dahil walang makitang paliwanag mula sa agham ang mga doktor, maraming naniwala na himala ang sanhi ng mga sugat ni Padre Pio. Buong buhay niyang tinaglay ng katahimikan at pagtitiwala ang mga sugat na laging sariwa at nagdurugo at nawala lamang ang mga ito sa kanyang kamatayan. Sa pagdududa sa stigmata o mga sugat ni Padre Pio, maging ang simbahan ay nagbigay ng paghihigpit na bawal siyang magmisa o magpakumpisal o humarap sa mga tao. Ngunit sa matinding pananampalataya ng santo, binawi muli ang lahat ng paghihigpit at binigyan siya ng laya na makapaglingkod muli bilang pari. Hindi na nakaalis sa kumbento si Padre Pio dahil sa dami ng mga debotong dumadag sa araw-araw. Nagpapakumpisal siya sa mga tao, minsan ay 10 oras sa isang araw. Sinasabing napakagaling magpakumpisal ni Padre Pio dahil nababasa niya ang laman ng puso ng isang tao. Maraming nagbalik loob sa Diyos
sa tiyaga at bait ni Padre Pio sa kumpisalan. Maging si Pope John Paul II ay nagsabi na isang batang pari pa lamang siya noong dumayo siya sa San Giovanni Rotondo at nagkumpisal siya kay Padre Pio. Itinalaga rin ni Padre Pio ang kanyang sarili sa pagpapaginhawa sa mga may sakit at sa mga pamilyang naghihirap. Kaya na itatag niya ang isang ospital na pinangalan ng Casa Sollievo della Sofferenza o House for the Relief of Suffering na opisyal na binuksan noong May 5, 1956. Iba't ibang himala ang kaakibat ng pagkatao ni Padre Pio. Minsan naaamoy ng mga tao ang tila amoy ng mga bulaklak o pabango na galing sa dugo mula sa kanyang mga sugat. Kuminsan naman, nakikita si Padre Pio sa ibang lugar kahit na hindi naman siya umaalis sa kumbento. Tinatawag itong bilocation. Namatay si Padre Pio noong September 23, 1968. Maraming tao ang dumalo sa kanyang libing. Siya ay opisyal na napabilang sa talaan ng mga santo noong June 16, 2002. Sa kasalukuyan, maraming kapilya o simbahan ang nagsulputan para sa karangalan ni Padre Pio sa iba't ibang probinsya ng ating bansa dahil sa dami ng mga deboto niya. Maraming may cancer at may sakit ang nagsasabi na gumaling sila sa tulong ng panalangin ni Padre Pio. Matatandaan na noong 2018, bumisita ang heart relic ni Padre Pio sa Pilipinas at inilibot sa buong bansa. Ang kanyang puso na sa halos ilang dekada ay buo at wala pa ring bahid ng kahit anong pagkaluma. Karisma ng pagpapagaling. Ang natatanging kakayahan o karisma ng pagpapagaling ni Padre Pio ay nagmumula sa kapangyarihan ng Diyos, Espiritu Santo. Ang lahat ay biyaya ng Diyos kay Padre Pio at sa inang simbahan. Dumating ang Panginoong Hesus upang ihatid ang ministeryo ng pagpapagaling, upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan at mula sa mga maraming kasamaang nagmumula sa kasalanan. Ang kanyang pakikiramay at pagkalinga sa mga makasalanan at mga may sakit ay mga tanda ng kanyang higit na malalim na misyon upang ihatid sa atin ang buhay na walang hanggan. Ang karisma ng pagpapagaling o paghilom ay tumutukoy sa kabuuang pangangalaga sa katawan, isip at espiritu na may sakit. Sa kabilang banda, ang paggagamot ay tumutukoy sa pagsisikap ng medisina na alisin ang sakit at mga depekto ng katawan. Madalas, ang nagbabata na hindi magamot na karamdaman ayon sa pakahulugan ng medisina ay makararanas pa rin ng pagpapagaling sa higit na malalim at personal na kahulugan. Pray, hope, and don't worry. Halina't hilingin natin ang tulong ni Padre Pio sa ating mga panalangin. O mapagmahal na Padre Pio, inialay mo ang iyong buhay sa paglilingkod sa Diyos at sa tao. Buong puso mong tinanggap ang sakit at hirap na dulot ng mga sugat ng Panginoon na sa iyo ay nalimbag. Dinggin mo po ang aming panalangin at tulungan mo po kaming matamo ang milagro ng kagalingan sa aming sakit at karamdaman. Idampi mo po sa amin ang iyong mapaghimalang kamay na taglay ang sugat ng aming manliligtas. Idinudulog din namin sa iyong pamamagitan ang kagalingan ng aming mga mahal sa buhay. Maraming salamat sa iyong mga halimbawa at naway matularan namin ang iyong pagmamahal at pagtitiwala sa dakilang lumikha at nang mabuhay kami sa kanyang pagpapala. Amen. Ako po si Father Angelo Paulo Asper ng Society of St. Paul. All for the Gospel.